Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po dito sa channel natin. Ako po si Buddy Proy. So kung napapansin niyo po ngayon, ito po ang topic natin ngayon, panel board. So may kudiko po ako para sure tayo na hindi ito, mababasa ko talaga to, straight to the point talaga. So ang gagawin po natin, magbabasa ako dito, tapos si Buddy Proy yung magpapalapit doon sa camera. Dahil malayo kasi, mas maganda kung malapit sa camera para makita natin ang maayos yung panel board. Dahil ang topic natin ngayon ay mga paraan sa panel board. Ito, ipakita ko sa inyo ang panel board natin. Ayan. 6 brands po ang panel board na ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May spare po siyang 3. 4 lang muna ang gagamitin. Tapos explain po natin bakit ganyan ang design sa panel board. So ang gagawin po natin, magbabasa ako dito, tapos si Buddy Proy naman yung magpapalapit sa camera para makita ng maayos yung panel board natin. So may kudigo para sure na mabasa ko talaga. So umpisahan po natin sa pagparaan sa mga panel board. Number 1, paano ilagay ang panel board? Bahala na si Buddy Proy doon. Paano ilagay ang panel board? Sa paglagay ng panel board, ganyan po ang posisyon sa isang panel board. Ang panel board, pag ginagamit po talaga, lalo na sa mga bagong bahay, nakabaon po talaga ang panel board sa wall. Katulad nito, ang kapal ng panel board na ito, bumabaon po yun sa lalim ng wall. Tapos para sa plus type, pinapasok doon sa loob. At saka dito po yung level ng plywood o yung mga concrete wall. Hindi po ibig sabihin na ganito ang position. Hindi po, pang viewing beam mo lang natin ang ganito. Pero sa totoo po, sa paggamit sa panel board, talagang nakabaon po siya sa wall. Mga loob. Binubutasan po talaga ang wall, tapos binabaon po dito yun sa ilalim. Yun po talaga ang isang panel board. Hindi po ibig sabihin na nakaganyan lang ang panel board. Yan po ang paglalagay sa panel board. Number 2, saan dumaan ang wire sa panel board? Dito po dumadaan ang, tingnan nyo, dito sa taas dumadaan po ang wire sa panel board. Dito ang line side at dito naman ang load side. Dito po dumadaan. May mga butas na sila. Kung gusto mong buksan, ipupost mo na lang ng ganito. Yan po ang paglalagay po sa line. What? Sa line wire na dito. Line side at saka load side po dito sa ilalim. Sa paglagay po sa panel board. Number 3. Ilang brands ba ang pwedeng gamitin sa panel board? Kahit apat lang na panel board, kahit apat lang na brands pwede mong gamitin. Ito, 1, 2, 3, 4. Pero kung gusto mong pang future use ka, dapat 6 po na brands para ma-spare po kayo. Kasi hindi mo kasi alam sa darating na panahon, magdagdag ka ng mga appliances, hindi mo kasi ma-inaasahan. So, kakaposin po kung apat lang yung panel board mo na brands. So, mas maganda, ito po ang bilhin nyo, 6 na brand circuit na panel board para may spare po siya. So, in case na magdagdag po kayo, yun ang maganda, may spare po pag 6 branches. Number 4. Anong size ng wire ang gagamitin sa panel board? Sa size naman dito po sa panel board natin, sa size wire na gagamitin, dapat gumamit po kayo ng number 8 to number 6. Ito pag apat lang, pwede kang gumamit ng number 8, pero mas maganda, number 6 na, para mas taas-taas yung makakaya niyang load. Para sa future use mo na rin, so pag ganito kasi yung 6 ang branches na gagamitin mo,
talagang pupunta po, po kayo sa 100 ampere. So, may tendency po, gagamit po talaga kayo ng number 6 to number 4 na wire. Number 5. Paano maglagay ng circuit breaker sa panel board? Dito naman sa paglalagay ng brand circuit breaker natin, ito po, kailangan mo talagang buksan ang isang panel board. Katulad dito, ito po yung sinasabi na itong breaker na plug-in, plus type. So, tingnan nyo po yung ganyan, plug-in. Yan nyo, tingnan nyo. Hindi po siya pwedeng ilagay ng ganyan lang. Dapat po, buksan mo ang panel board pag maglagay ka ng circuit breaker. So, bubuksan po natin yung circuit breaker. Panel board natin sa circuit breaker. So, tanggalin mo ang screw talaga dito pag gusto mong maglagay ng circuit breaker sa panel board. Yeah. So, ito po ang tinatawag na copper brass bus bar po. Ito, pag bumili po kayo ng panel board, lagi niyong tandaan, bus bar po ang balitin, ang bibili niyo, copper bus bar. Dahil may aluminum kasi dito na bar kasi hindi po siya copper ang ginagamit. Aluminum bus bar, huwag po kayong bumili nun. Dahil sa based on my experience kasi, madaling madamage po ang plus type na breaker kapag aluminum na bus bar ang gamitin. Dapat copper bus bar. So, ang paglalagay po sa circuit breaker, paano maglagay ng circuit breaker? So, may lock po, titingnan nyo dito, may mga lock po siya. So, ganyan po, tingnan nyo po sa likod. Tapos yung magpakakagat sa kanya, ito yung bus bar na copper. So, ang gagawin nyo, itong butas dito, ilalagay niyo po dito sa lock. Tingnan niyo dito. Yan. Tapos, i-post niyo dyan. Yan. Yan po ang paglalagay sa circuit plus, plug-in na plus type. So, tingnan niyo sa likod. Yan. Yung butas na dito, ilalagay niyo sa lock dito. So, ilagay natin. So, ito po. Ganun pa rin. Diyan mo ilagay. Tapos, push mo ganyan. Sa ito, ito. Dito natin ilagay. So, ang ginagamit po natin ngayon, 60 ampere na main breaker, isang 20 ampere na breaker, isa pa rin 20 ampere na breaker, at isang 15 ampere na breaker. Yan po ang paglalagay sa circuit breaker na plug-in up sa panel board. So, dapat pagtapos mong ganyan, pakpan mo na dito sa kabe natin sa panel board. Ganyan. So, siguruhin yung mapix ng maigi po. May butas naman siya dyan eh. Tapos, i-screw natin dito. So, kailangan fix po ang paglalagay. So, yan. Yan. So, i-screw natin. So, i-cross mo natin. Oh. Yan. So, pwede mo nang iyon kung gusto mong subukan. Yan. Oh. Yan po ang paglalagay sa circuit breaker na panel board.
Number 6. Paano tanggalin ang circuit breaker sa panel board? So, pag magtanggal po kayo ng isang circuit breaker sa panel board, ganun pa rin ang mangyayari. Hindi nyo pwedeng basta nyo lang tanggalin yan dyan po sa panel. Tatanggalin mo talaga ang cover sa panel board ito. Dito, tanggalin mo yung mga screw. Saka mo matanggal yung circuit breaker dyan sa loob. So tanggalin natin. Tanggalin mo ang takip. Dahil hindi mo yan kayang tanggalin pag nakaganyan. So, tanggalin talaga ang cover sa isang panel board kung gusto mo tanggalin ang isang circuit breaker. So, buksan po natin. Yan. So, ito basic lang naman ang ipinapakita natin dito. Pero lagi niyong tandaan, kung magtatanggal po kayo ng circuit breaker sa panel board, lagi niyong tandaan, i-off niyo muna po dito sa main breaker. So, tutorial naman to itong ginagawa natin. Wala namang wire muna. Pero, yun ang lagi niyong tandaan. Basta magtanggal po kayo ng circuit breaker sa isang panel board, dapat po naka-off yung main. So, ang pagtanggal po, pwede kang gumamit ng screwdriver dito. Sabihin natin, tanggalin natin ito. So, gamitin mo ng screwdriver dyan. Tapos, ganunin mo. So, ganyan pagtanggal po. Ganyan. Dahil may mga lock ka sila dito sa kili, dito sa kiliran, dapat dito ang patak mo. Ganyan. Ganyan po ang pagtanggal sa isang circuit breaker sa panel board. Ganyan. Yan po. Yan po ang pagtanggal. Madali rin po siyang tanggalin. Number 7. Paano maglagay ng ground wire sa panel board? Ang paglagay po sa ground sa panel board, dapat po gamamit kayo ng green wire para ma-indicate niyo na ground wire yun. Saka tapos, kahit saan nyo ilagay po dito, importante yung ground wire nakatas talaga sa metal ng panel board. So, may isang screw dito. So, para makita po natin na ang screw na ito at saka itong case na ito, mag-contact po talaga sila para sure tayo na ito, naka-ground talaga dito sa, naka-connect ba talaga ito sa metal dito sa panel board. So, gumamit po tayo ng tester ngayon. So, tester. Isit nyo ang tester sa times 10 o times 100. So, tingnan muna natin tester. Oop, di makita. So, yan. Ang gagawin po natin para ma-prove natin na nag-conduct po ang mga metal natin, dito tayo sa isang screw, ito, tapos, titingnan mo dito kung talaga bang naka-ground tong screw dito sa ground natin. So, ayan. Ngayon, naka-short. So, ibig sabihin, yung ground na itong metal dito, at saka yung screw doon, contact po talaga. So, ibig sabihin ng ganyan, na contact sila, pwede mong ilagay dito yung wire na ground, kung may ground wire ka. So, ang gamitin mo, green wire ang gamitin mo. Huwag yung maitin, pero lalim mong maindikitan nga, ito pala yung green na ground wire. So, paglagay po sa ground wire, pwede mong ilagay dito. Dahil nakita naman natin na nagkuntak-kuntak yung sa panel board ng metal to metal. So ito, activate po siya. So ang gagawin mo, dito mo ilagay yung ground wire mo kung may ground ka sa bahay. So, pwede mo yung ilagay yung ganyan. Sabihin natin ground wire mo ito. So, pero ayaw kumagat. So, hindi siya maabot talaga. Natayo. Ah, okay.
So, yan po. Pwede na po ito. Kumagat siya. So, may ground wire ka na. Sabihin natin, ito yung ground wire na ginagawa, yung may ground wire ka sa bahay. Dito mo yun ipalagay yung ground wire mo. So, ibig sabihin, hindi ka na basta mag-ground dito dahil may ground wire ka nang nilagay dyan. So, safe na po kung sakaling mag-ground tong metal mo sa panel board. So, ganyan lang po ang paglalagay sa ground wire sa panel board. Number 8. Paano mag-testing ground sa panel board? Sa pag-testing po sa panel board, dapat ito, nakita naman natin na may wire tayo sa ground. Dito po yung isang tester na gagamitin mo. So, nakalagay po dito yung isang tester na lead. Tapos, ang isang lead mo naman sa tester, dapat ilagay mo dito sa load side. Medyo advanced po itong technique na sinasabi ko sa inyo. So, ang gagawin po ninyo, pag mag-test ground po kayo ng isang panel board, dapat naka-off muna ang isang circuit breaker. Naka-off. Hindi pwedeng naka-on dahil pag naka-on siya tapos nilagay nyo sa resistant dito, madadamis po ang tester. So, ang purpose po natin na kinuna natin ang ground ang isang breaker ng linya para malaman po natin kung mayroong ground ba doon sa load side na tinatakbuhan ng outlet na nagagamitin mo. So, yun ang sikreto sa isang pagtitest ng ground. So, ang gagawin mo, sabihin natin itong lighting, naka-off po siya sa 15 ampere. Pag-off ng ganyan, ang isang wire dito, ilalagay mo dito sa ground ng panel board mo. Tapos, yung isang lead, ilalagay mo dito sa load side. Dito, dyan. Pag-lagay mo ng ganyan, at hindi po gumagalaw pong tester dyan, ibig sabihin, walang ground ang breaker at saka ang linya ng wire na tinatakbuhan ng lighting doon. So, isa po dito at saka isa po rin dito. Advantage po ito sa mga technician troubleshooting sa line ground testing. Lagi nyo tandaan, pag mag-test po kayo ng load side sa wiring, dapat po walang resistant na lalabas. Paglagay nyo sa lead ng ganyan at pumunta po ito sa zero, ibig sabihin may grounded yung wire dito sa lighting na tinatakbuhan. So, i-sure ninyo talaga na hindi siya gumagalaw pag ganyan. Pag lang, hindi po gumagalaw ang isang test lead, ibig sabihin, walang ground doon sa linya ng lighting. Safe yun, safe na safe. Pasaka, idagdag ko po sa inyo, huwag po kayong mag-tester dito sa main breaker sa panel board. Ito, i-share ko na lang po sa inyo ito. Ang main sa panel board, kahit naka-off po ng ganyan, live po dito sa load, dito. Ito po ngayon ang kuan, sabi natin line side. Ang isang main na breaker sa panel board, dito po kumukuha yung galing sa service entrance. Ibig sabihin po, kahit naka-off po siya ng ganyan, live yun palagi dito. Lagi niyong tandaan, ang main panel board, live po dito. Ito na kasi ang line side niya dito. Pag on mo ng ganyan, kaya nga pumasok yung voltahe dito sa busband. Yan, pag on mo ng ganyan, papasok yan. So, mag-live yung lahat dito. Pag i-off naman, wala na. Pero yung dito, palagi nyo tandaan, live po. Live po yan palagi dito, kahit i-off nyo yan. Dahil doon kumukuha ito ng kurente sa poste sa service entrance ng bahay nyo. Yan po ang lagi nyo tandaan. Huwag ho kayong mag-test dito sa ground kung mag-test po kayo ng line sa ground panel sa circuit breaker. So, advantage po kasi ang tinuturo ko ngayon. So, pagkukuha. So, lagi nyo lang tandaan, huwag nyo nang isali ang min sa min breaker pag mag-testing po kayo. Doon lang sa brand circuit breaker na mga ganito. Dito nyo kukunin. Balik po natin ulit. Isang wire po dito, kahit magbaliktad ditong test lead. Ito po, ilagay nyo isang ground dito. Tapos yung load side dito, ilagay mo. Dapat po hindi talaga gumagalaw yung tester. Pag gumagalaw po ang tester, ibig sabihin, may grounded po ang tinatakbuhan na load side dito sa brand circuit breaker mo. Yan po. Number 9 na tayo.
paano maglagay ng name tag sa panel board? So dito naman po tayo sa paano maglagay ng name tag. So napaka-importante po ang paglalagay sa name tag talaga. Yung iba talaga, kadalasan yung iba hindi nilalagyan ng name tag, pero ito importante ilagay mo. Dahil pagdating kasi pag mag-trouble tapos nakalimutan mong ilagay yung name tag at saka marami yung ganito, anim yung brand sa panel board mo, malilito ka na, hindi mo na makikita kung asan ba yung ano, yung outlet, yung sa aircon, sa lighting. So ang gagawin mo, pwede mo na lang lagyan dito ng masking tape, sabihin mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. May numbering po dito, sabihin natin 1 lighting. So maglagay ka dito, na-number po dito. 1, ilagay mo dyan, lighting. So lalagyan mo ito ng masking tape, 1. Tapos dito, number 2. Sabihin natin, convenience outlet. So butang mo dito, ilagay mo dito, number 2, convenience outlet. Saka number 3. So sabihin natin, aircon ang gamit mo. So number 3, aircon. Napakahalaga po ang name tag. Pag hindi nyo nilagyan ng name tag, darating po talaga pag mag-trouble tapos walang name tag, lalong gugulo po ang mag-troubleshoot sa panel board. Napaka-importante po, dapat pagtapos ang trabaho sa isang pag-install ng panel board, lalagyan mo talaga ng name tag. Para pag mag-trouble po siya, madali mong mahanap dito, saka may name tag po siya dito. Malaki pong tulong ang name tag. Kailangan ilagay mo talaga yung mga numbering mo sa branch circuit mo sa panel board. At pinakahuli sa lahat, number 10. Paano mag-install ng panel board? Pero ipaparto po natin ang panel board dahil mahaba na po ang video natin. So, hintayin nyo po yung part 2 dito natin, paano mag-install ng panel board. Pero ngayon po, bago po tayo mag-ending, may magpapa-shoutout na naman po sa channel natin. Total, mga idol ko naman kayo dito. Kayo po ang idol dito sa channel natin. So, isi-shoutout po natin sila. So, may kuligo pa rin ako dito. So, shoutout to Aris Burha. Sir Aris Burha, magandang araw po sa inyo. At saka si Angelito Ubal. Sir Angelito Ubal from Jubail, Saudi Arabia. Sir, magandang araw po sa inyo dyan. Saka ingat po kayo dahil malayo po kayo sa pamilya niyo. Kunting ingat dyan, sir. At saka si Sir Limuel Nunez. Magandang araw po sa inyo, sir. At saka si Joseph Marsada. Sir Joseph Marsada, taga Sarmiento, parang Maguindanao. Na-stranded niya siya, OFW, nasa Pasig, na-updown daw siya sa lockdown. Sir Joseph Marsada, sir, kunting ingat kayo dyan, sir. At saka si June Mistula. Sir June, magandang araw po sa iyo, Sir June. At saka si Ma'am Sandra Matic from San Jose City, Nueva Ecija. Ma'am, magandang araw po sa inyo. At saka si Sir Moreno Navarro. Uy, Bisaya ni siya. Sir Moreno, mayong adlaw ni mo na, sir. Ayo-ayo din na, sir. Keep sip gyapon taron, sir. Kay narabay gyapon tay COVID. Og si Sir GC Jesus Ramos. Sir, magandang araw po sa inyo. Sir GC Jesus Ramos. At saka si James Gabriela. Sir James, taga Bisaya gyapon. Pagsinggit sa akong ngalan. Oh, singgit ka diri, sir. Sir James Gabriela, mayong adlaw ni mo din na, sir. At saka si Ma'am Mimi Vlog, mayong adlaw ni mo din na, Ma'am Mimi Vlog. Taga Dumaguete ni si Ma'am Bisaya gyapon. Mayong adlaw ni mo din na, Ma'am. At saka, ayan po, natabi na natin po dito yung mga shoutout natin. At sana po, sa lahat ng nanonood, sa mga subscriber natin dyan, naway nandyan po kayo sa mabuting kalusugan araw-araw. At saka huwag nyo kalimutan po mag-share at saka mag-comment doon sa baba at mag-subscribe po kayo para palagi po kayong maka-update po dito sa channel natin.
Saka hanggang sa muli na naman po, magkita-kita na pa rin tayo dito sa channel natin. At saka maraming salamat po sa palaging pagsubaybay natin dito sa channel natin. Salamat kayo, kalamat.